Sabi nga nila, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero paano kapag ang literal na ibinato sa'yo? Matamis na suman. Ang batuhan ng suman, pakulo sa bayan ng Tayaba sa Quezon tuwing ipinagdiriwang nila ang kanilang Mayohan Festival. Sa mismong araw ng pista na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo, ipinaparada ng mga taga-Tayabas ang kanilang patron na si San Isidro Labrador. Nasaan nga raw ang imahe nito, nagsisimula ang hagisan ng suman. Ang hagisan ng suman po ay ginagawa bilang pasasalamat po sa kay San Isidro Labrador sa masaganang ani ng mga magsasaka. At nang lumaon po ay pasasalamat na rin sa mga biyaya, sa mga laborer po natin. Hindi rin naman daw nasasayang ang inihahagis sa suman. Dahil sino man ang makapulot, pwede na niya itong lantakan. Kaiba sa karaniwang suman na nakabalot sa daon ng saging. Ang suman ng Tayabas nakabalot sa palaspas o dahon ng nyog na tila mayroong buntot. Ang silbi ng buntot para raw mas madali itong ihagis o kaya'y maisabit sa mga bahay bilang palamuti. Ang tawag nila sa suman na ito, suman sa palaspas. Hindi nga raw bababa sa 12,000 piraso ng suman ang naihahagis tuwing Mayohan Festival. Kaya si Nanay Paulita hindi raw magkanda-ugaga sa dami ng order na suman sa kanya tuwing sasapit ang kanilang pista na umaabot daw sa mahigit 2,000 piraso. Ako nagsisimula ay yung mga pitsadyos pa lang nangunguha, nagpapakuha na ako ng palaspas. Nag-utay-utay na ako mag-alis ng ting-ting. Bukod sa paggawa ng suman, ang pagbebenta ng kamote sa kanyang maliit na tindahan ang isa rin pinagkakakitaan ni Nanay Paulita. Tiwala siya na ang kanilang kasipagan. Susuklian daw ni San Isidro Labrador na siyang patron ng mga magsasaka. Diyan pong ani namin sa tubig at ang asawa ko po magsasaka, kami magsasaka, ay talaga po namang hindi niya pinababayaan kami. Kaya po pagdating ng kanilang kaarawan, ipinagdiriwang namin talaga siya. Bukod sa suman, may isa pang putahe na nakabalot naman sa daon ng saging. Ang sikat din sa Tayabas tuwing may pista. Ang pinais. Ang pinais, madalas na sinasangkapan ng nyog at samutsaring yamang dagat. Ibang araw ang specialty ng taga Tayabas na si Leo Jim. Ang pagluluto nito, natutunan pa raw niya sa kanyang ina. Mga 20 years na talaga na gumagawa kami ng pinais. Sa pagluluto ng pinais, una muna ang kakayurin ang alangan. Isang uri ito ng buko na makapal at makunat ang laman. Pagkatapos, ihahalo rito ang apta o maliliit na hipon. Asukal na pula, tinatad na bawang, at tinurog na kamamba. Isang uri naman ito ng dahon na matatagpuan lang daw sa bundok Banahaw. Ito po yung hinalo nating pinais. Iiwan muna natin siya dito para balutin. Then lagyan natin ng dahon. Yung kamamba, nagpapabango ito ng pinais kaya kailangan natin ito sa pagluluto ng pinais. Makalipas ang ilang oras, ibinalot na ito sa dahon ng saging at kamamba. Nilagyan ito ng sabaw ng nyog at pinakuluan hanggang sa maluto. Lalong masarap dahil yung kamamba na ginamit niya, lalong nakakasarap. Madala ang gumagawa nito, yung talagang maalam lahat. Ngayong tumatanda na ang mga magulang ni Leo Jin, importante raw para sa kanya na maipagpatuloy ang pagluluto ng pinais. Ang karatig bayan ng Tayabas na Sariaya, panghimagas naman ang ibinibida sa pagdiriwang ng kanilang Agawan Fiesta. Ang pinag-aagawan daw sa tuwing sasapit ang Agawan Festival, ang tinatawag nilang patabol.
isang uri ng kakanin na babad sa sirup o arnibal. Makita mo lang yung sirup niya, ano, takam na takam ka na. Sa ibang lugar, sinulbot daw ang tawag sa panghimagas na ito dahil tila ba sumusulpot o lumulutang ang patabol kapag ito ay luto na. Ang pagluluto ng sinulbot, ipakikita sa atin ng tubong saryaya na si Victoria. Dahil effort daw ang paggawa nito, may mga itinoka siya sa paghahalo ng mga sangkap gamit ang tangkay ng puno ng saging. Habang mayroon namang abala sa paghuhulma ng galapong. Pero teka lang mga ka-wonder, bago tayo magsimula, kailangan daw ng matinding katahimikan. Paano ba kasi ang ginagawa? Huwag kang magulo. Paniwala kasi ng matatanda, hindi raw magiging maganda ang luto ng patabol kapag maingay. Parang suspense movie lang ang peg. Pag maingay, natuto ko ang paggagawa nito. Nagiging matigas at hindi siya malambot. Una munang hinulma ng pabilog ang galapong. Pinakuluan ang gata. Nilagay ang asukal, vanilla at mantikilya. Patuloy itong hahaluin hanggang sa maluto ang pulot. Saka isa-isang ilalagay ang galapong. Luto na ang patabol ng saryaya. Kain na kayo.